Nagtaas ng singil sa kuryente ang Dagupan Electric Corporation o DECORP. Ipinaliwanag din ng DECORP kung bakit napapadalas ang emergency power outage. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio live. Russell? CJ, ayon sa DECORP, mataas ang demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init na naging dahilan din ng pagtaas ng singil. Nasa 932 pesos ang binayarang bill sa kuryente ni Aling Felicitas mula sa barangay Maluwod, Dagupan City noong Marso. Kailangan niyang dagdagan ang budget sa kuryente, lalo tumaas ang singil ng Dagupan City Electric Corporation ngayong April billing. Masakit sa bulsa, tawarang hanap buhay. Magtipid kung walang karga yung rep, patayin. Ayon sa DECORP, nasa 91 centavos per kilowatt hour ang dagdag sa monthly generation charge ng mga consumer ngayong Abril. Nasa 4 pesos and 86 centavos ng singil ng DECORP kada kilowatt hour mula sa dating 3 pesos and 95 centavos. May mga planta na nakischedule for maintenance. So yung pong ating supply numipis at medyo tumaas yung ating presyo. Samantala, nagbigay naman ng paliwanag ang DECORP sa napapadala sa emergency power outage sa ilang lugar na kanilang nasasakupan. May sumayad sa linya, kaya may mga objects na dumikit doon sa linya namin. O kung minsan, mga pwedeng ibon, kuryente, ahas. May paraan naman ang ilang consumer para makatipid sa konsumo sa kuryente. Ganang electric pan, pati mo yung ano, yung refrigerator, kasi pero matakaw sa ano yun, sa kuryente. Si Jay, nilinaw ng DECORP na isolated case lamang yung mga insidente ng emergency power outage at wala daw itong kinalaman sa supply ng kuryente. Sa ngayon, nagpapatayo rin ang DECORP ng karagdagang substation para ma-accommodate ang mataas na demand. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.